Hi guys, isang magandang araw sa lahat. Ngayon ay papunta ako ng Maynila at pag-uusapan natin ang tungkol sa mga gustong magseaman pero hindi nakapagtapos ng course na related sa pagbabarko at gustong kumita ng $1,000 to $5,000 or mas mataas pa, depende na lang po yan sa agencies. Pero bago natin simulan, ipasok muna natin ang intro. Ano-ano nga ba ang mga kailangan na requirements para tayo ay maging isang seaman or seawoman? Mayroon tayong dalawang main requirements guys. Ang unang-una dyan is ang seaman's book at ang pangalawa naman is ang passport. Sa pagkuha ng seaman's book ay may tatlong kailangan. Unang-una dyan yung birth certificate. Pangalawa is valid NBI clearance which is nakalagay dapat is visa seaman. Pangatlo naman is yung basic training na tinatawag na dati ay SOLAS. Kailangan ito ang certificate tsaka yung resibo nyo po, huwag nyo pong wawalain kasi kailangan po yan dun. For regular processing, ang cost po ng babayaran nyo is around 800 pesos. Within 8 hours po ay makukuha nyo po yan. Meron namang tinatawag na expedite application which is 1,500 yung babayaran pero within 4 hours po makukuha nyo po agad. Unlike sa regular application po is 8 hours. Yung seaman's book pala natin guys is 10 years validity na yan. So yung requirement niya na basic trainings is kinukuha yan sa mga accredited training centers ng Marina. Ilalagay ko sa description box ang link para makita niyo yung mga listahan ng mga accredited training centers. Baka mamaya mapunta kayo doon sa mga budul-budul na training centers. So be vigilant guys. Dapat maging maingat kayo kasi napakamahal ng mga bayad ng mga trainings ng isang seaman or seawoman. Pangalawa naman is yung passport. So sa passport naman is dapat may confirm online application kayo bago kayo pumunta doon, tapos dalhin nyo po yung NSO nyo kasi personal appearance po yan. So ilalagay ko din sa baba yung link ng passport appointment. Gaya nga ng sabi ko, kahit hindi ka nakapagtapos ng maritime courses ay pwede kang magbarko. Kasi hindi lang naman lahat ng tao sa barko ay for navigators and engineers lang. Syempre meron din kaming mga cook which is related sa culinary. Sa mga tanker and general cargo, mostly ang mga nakasakay dyan na hindi seaman ang course ay ang mga taga-kusina na may HRM or naka-experience bilang cook sa mga land-based na restaurant or yung mga kumukuha ng in-situ sa TESDA na related sa pagluluto. Yung isa ko namang kasama is dating electrician sa land base na naisipan ding magbarko at ngayon ay sumasahod na sa company namin ng almost $5,000, hindi pa po kasama yung mga extra. Kahit kasi high school graduate ka lang ay makakasakay ka as long as ma-meet mo yung required na experience sa ina-applyan mo na position. So kung kayo ay may mga karanasan sa pagluluto or electrician kayo dyan sa land base na matagal ng experience ay pwede kayo sa general cargo at tanker. Ang number one talaga na maraming non-related courses na pwede mong pasukan sa industry ng pagbabarko is ang cruise ships. I have a friend na napakalayo ng course niya pero mahaba ang experience niya sa casino kaya naman napigyan siya ng isang pagkakataon na magkapag-cruise sa isang agency sa may Calao. Kung ikaw ay isang host, isa kang sports instructor, isa kang medical staff, bartenders, photographers, o isa kang entertainer, production managers, or may experience ka sa lifeguards, or may experience ka as massage therapist, or isa kang fitness instructor, isa kang bar steward, pwede ka doon as long as mahabang experience mo dyan sa industry na yan. Or isa kang hotel managers, mas maganda kasi mayroon po tayong hotel department sa cruise ships. Pagka passenger ang sasakyan mo is need mo kumuha mostly ng crowd and crisis management. At guys, kahit barok ang English mo, walang problema yan kasi nagbe-base yan sila sa experience mo sa land base or sa industry na mayroon ka ngayon. If decided ka naman ang magbarko is dapat kahit papano marunong kang lumangoy, baka mamaya 2 feet nalulunod ka na.
And dapat hindi ka mahiluhin kasi sa barko may mga motion yan, may rolling, may pitching at iba pa. Pero sanayan lang yan naman, pwedeng sumuka, huwag lang susuko. Sa pagkuha nga pala ng trainings guys, is mas maganda kung magtanong muna kayo sa mga iba't ibang price bawat training center. Mamaya padalos-dalos kayo, sayang ang pera. At kung gusto nyong mag-idea sa mga updated price ng mga training center, is pumunta lang kayo sa Kalaw. Madaming namimigay ng flyers doon, naka-stapler na, i-compare nyo na lang. At syempre, dapat physically fit kayo kasi ang medical ang pinakamahigpit sa lahat. At dapat fully vaccinated kayo, mas maganda kung US approved na vaccines. Last guys, is kuha kayo ng US visa kasi napakabilis ng onboarding pag may US visa ka. Around 8,500 lang naman ang cost ng US visa. At kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like and subscribe. Also comment down below kung may mga suggestion kayo or may mga katanungan. See you in my next video.